Matapos ang naging pasabog ni Pangulong Duterte na may isang presidential ball ang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, diretsahan na niyang binanggit ang pangalang Marcos sa kanyang talumpati. Dito ay nagbigay siya ng babala laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Ayon pa sa Pangulo, baka magkamali umano ang Pilipinas sa pagpili ng Pangulo dahil isang weak leader at spoiled si Marcos dahil nag-iisa itong anak na lalaki. Dahil dito, animo ay nagdiriwang na ngayon ang mga supporters ng mahigpit na kalabang kandidato ni BBM na si Vice President Lenny Robredo. Dahil sa mga naglalabasang paninirang ito ng Pangulong Duterte laban kay Bongbong Marcos. No, I cannot because nandyan si Marcos. Hindi ako believe siya na he's really a weak leader. Kaya ako sabi ko, totoo yan, hindi ako naninira na tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang aral kasi kung saan-saan, sa labas. Pero kasabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Ano nga sinasabi ko sa inyo? Totoo yan. I do not voice lies. Masisira ka. Pero bantay ka yan. Kamali ang Pilipinas na. I'm not saying mas maghusay ako. Maybe magkaroon silang maraming pera, may magpahiram, or mga loans ng pwede yan sila. Pero kung sabihin mo yung governance, papuntang may gulo doon sa hulo, walang pumupunta doon. Katakot na lang yan na punta ka ng... Ako, hinalikan ko pa yung sundalo. Sabi ko, saan baril ang sundalo? Dito. Hinalikan ko yung lupa. Ang nangyayari ngayon sa hanay ng mga taga-administrasyon, medyo kanyan, ha? Medyo kakaiba. Alam niyo naman yung naging blind item ni Pangulong Duterte kahapon. Sabi niya, meron daw pong kandidato na nagko-cocaine. Ano? O, yun ay sinasabi ko sa inyo. Actually, hindi lang sa administrasyon, pati na sa oposisyon, ang binabanggit natin, pinakapangit sa lahat, na ang paraan ng kampanya ay magsisiraan. Ano? Magsisiraan. Bawa, magsasabi ka ng isang bagay na hindi mo naman mapapatunayan, siraan yung tawag doon. Maliban na lang kung meron kang prueba. Di ba ang binabanggit natin kung nakikinig kayo lagi sa akin? Ang binabanggit natin, magpadalihan na lang yung mga kandidato. Ano ba ang kaya mong gawin para sa bansang ito? Oh. Hindi yung siraang walang patumangga. No? Yung banat ni Pangulong Duterte na yun, hindi naman na tayo, actually hindi naman blind item ang dating sa akin nun eh. Kulang na lang, pangalanan niyang Bongbong Marcos yun eh. Oo. At hindi ko lang nasabi sa inyo nung nakaraan eh. As early as, anong araw ba? Yung deadline ng file ng substitution. Meron nang nagbanggit sa akin eh na isa sa mga babanggitin ni Pangulong Duterte ay yung tungkol dito sa dahil hindi niya type si BBM eh.
Ito nga pong isyong may kinalaman sa illegal drugs, ano, lalo sa cocaine. Nang natanong po kanina, si Attorney Vic Rodriguez, isa pong yung abogado po ito ni BBM, sabi niya, we don't feel alluded to. Dahil hindi naman kami yan. Saka ang respeto daw nila kay Pangulong Duterte ay hindi nawawala. Pero alam nyo naman, kahapon lamang nung binanggit niya ng Pangulong Duterte, may mga nagse-celebrate na. Alam nyo kung sino ang unang nagse-celebrate? Yung mga supporters ni VP Lenny Robredo. Kasi nag-umpisa na ang supposedly ay magkakakampi na magsira-siraan sa isa't isa. Nako po, patay tayong ba? Well, hindi naman isa't isa, no? I stand corrected. Ang tumira lang naman dito, si Pangulong Duterte, ang pinatatamaan si BBM. Kaya sasabihin ko sa inyo, swerte si VP Lenny Robredo dahil gumaan ang trabaho niya. Ang tinatarget ni, di ba naalala nyo, ang isa sa mga reason ni VP Lenny Robredo kaya sa tatakbo, para daw po mapigil ang pagbabalik sa Malacanang ng isang Marcos. Oh, hindi nila maikakaila yan. Sinabi talaga ni VP Lenny Robredo yan. Eh ngayon, pinagaanin nyo ang trabaho ni VP Lenny Robredo. Bakit natin sinabi? Eh, sa totoo lang, kung ako si VP Lenny Robredo, eh, medyo manunood na lang ako sa isang gilid. Hayaan kong magbabag yung Duterte, meaning si Pangulong Duterte and Senator Bongo on one side, and on the other side, itong BBM, Sara Duterte. Oh. Pero isa lang ang masasabi natin, pinagaanin nyo ang buhay ni VP Lenny Robredo. Ngayon po, puntahan niyo yung mga social media accounts, mga social media platforms ng mga supporters ni VP Lenny Robredo. Alam niyo kung ano topic? Ito, yung blind item ni Pangulong Duterte. Nagse-celebrate sila. At ginagamit nila ngayon yun na launchpad ng banat, lalo na kay BBM. O de, alam nyo na. Alam na this. Kung ganyan yung paraan, yung ganyan ng paraan ng kampanya natin, ewan ko, bubuti nga kaya ang bayan natin dito. Kanina nga eh, iniisip ko kung ako sa kampo ni Juan, kung ako sa kampo ni VP Lenny Robredo, medyo itatago ko na muna si VP Lenny Robredo nito, pagpapahingahin ko muna dun sa nagat, pagbabakasyonin ko muna. Kung ako sa kanya at manunood na lang ako sa banat ni Pangulong Duterte kay BBM. yan ang sinasabi ko sa inyo. Isa pa lang yan, ha? Isa pa lang na bagay yan. Well, una-una, kung assuming, ha, but of course, sinabi na nga nung abogado ni sinabi nga nung abogado nitong si BBM na they don't feel alluded to. Pero, halimbawa lang, ha, kung sagutan ng maayos, kung gusto nilang sumagot, pero tama rin siguro huwag sumagot. Pero, halimbawa, sasagot, ang tanong, kailan nalaman ng Pangulo na may ganung bagay? O kung alam niya, ano ginawa niya bilang Pangulo ng bansa? Eh, siya ang chief executive ng bansa. Siya ang pangunahing tagapagpatupad ng batas. May nilabag bang batas si BBM? Kung may nilabag siyang batas, ano ginawa ni Pangulong Duterte? O, ganun lang yun. Kung pag-uusapan talaga yung merit nung blind item nung blind item na yun, ano? Eh, kunya, eh, kinakapitalize na yan ng mga anti-BBM. At katunayan, meron na nga sila ngayong campaign. Alam mo, Nides, kung ano ang campaign nila? Ang campaign nila ay lahat daw ng mga kandidato sa pagkapangulo ay magpa-drug test, pero hindi drug test na kwan lang.
na blood test lang o kaya iihi ka lang. Hindi ganun. Ang gusto nila, ang drug test sa buhok. Sa buhok. Kasi sa buhok pala ng tao, kapag ka ikaw ay nag-chinet yung buhok ng tao, malalaman kung ikaw yung nagmamarihuana, kung ikaw nang gano'ng katagal. Ano? Oo, kaya matindi yung... Kaya kita nyo, nagkaroon tuloy ng issue yung mga malilikot ang isip. But of course, wala naman pong batas na nagre-require doon sa drug test. Kaya lang, yun nga eh. Ewan ko, bahala sila sa buhay nila. Malalaki na sila. But again, ulitin natin, ang Pangulong Rodrigo Duterte, eh malaki na. Alam na niya ginagawa niya. At kung happy siya sa ginagawa niya, wow. Hindi ba? Tapos sa party naman ni nila VP Leni Robredo, ako, yun ang suggestion ko sa inyo, ha. Suggestion ko sa inyo, wag masyadong sumali, pero manood lang, hayaan nyo magbanatan yung kalaban nyo.